itong mga katuna ay mag-ala chef cook tayo. Tayo ay magluluto ng adobo sa gata na tiriririririririring. Yes, giant pugita. Pangalawa, 150 lang ang kilo. Natawad ko pa siya ng 130. So, nakatawad ako ng 20 pesos. Nakasave ako ng 20 pesos. O, diba? Pangatlo, suki ko po yung pinagbibilhang ko. Tapos, pang-apat, kaming mga malapit sa dagat, ay alam namin ang masasarap na lamang dagat. Yes, mga katuna. So, ano pang hinihintay yung mga katuna? Sakay na! Tara, samahan niyo na ako. Mag-ala chef cook tayo. So, ito na mga katuna. Nandito na tayo sa ating ingredients ng adobo sa gata na pugita. Yes! So, we did magic, sarap. Mamagikin natin para sumarap. Katiting na luya. Laurel. See, pinapatuyo na. Sayang naman kasi tapon eh. Sibuyas, mga katuna. Maraming bawang. At tatlong perasong kamatis. Yes! So, at mga katuna, syempre hindi natin matatawag na adobo sa gata kung walang gata. 20 pesos na purong gata. And mantika, toyo, tapos pamintang durog na naghihingalo na rin. At ang ating main ingredients, mga katuna, huwag kayong magugulat ha. Naglagay ka pa yung brown. Nakita niyo yung mga katuna kung gano'n siya kalaki, di ba? Yes, super laki, giant po siya. Siya po ay mahigit kumulang 3 kilo. Ganun po siya kalaki. Yes, mga katuna. So, napinihintay yung mga katuna. Tara, nakatayo na natin ito. Nakatayin. So mga katuna, ang first step natin gagawin ay ibablanch lang natin yung ating pugita para hindi tayo mahirapang pagkari sa kanya. Kasi pagka ganyang medyo fresh pa siya, mahirap po siya hiwain. Kaya blanch lang natin siya ng kaunti mga katuna. Saglit lang po, mga 2 minutes lang. Pero bago ang lahat, syempre hugasan muna natin mga katuna. Ang laki niya talaga mga katuna. Mas malaki, mas masarap. Ayan. Tapos kunting sabaw lang, kasi blanch lang naman natin para hindi tayo magsaya sa gasol. Many unbearable hours later. Ayan, na-blanch ko na siya mga katuna. Ayan, na-blanch ko na siya. Mga katuna ay yan, katayin natin. Tanggalin natin mga katuna muna yung kanyang ngipin. Yan. Ganito na lang siya mga katuna kasi na-blanch na siya. Ganito na lang siya lumiit siya konti. Nga pala mga katuna, huwag po natin kakalimutan na may itong tentacles niyang to, may mga, yung parang paa na matatalas. Pinatanggal ko na po sa palengke kasi pag ako po, mahirap po tanggalin. Sa palengke, may thickness po sila paano matanggal ka agad. Yung mga nakadikit dito sa paa nila, sa tentacles nila. Kaya pag bumili kayo mga katuna ng pugita, patanggal nyo na mga katuna yung paa nila, yung parang kuko nila sa palengke. Para hindi kayo mahirapan.
Alam niyo ba mga katuna kung bakit binablanch ko siya? Kasi pag hindi po nga siya nakablanch, mahirap po siya hiwain. Kahit po matalas yung kutsilyo niyo, mahirap po siya hiwain. Gawa nang siya ay madulas. So mga katuna, ito lang muna ang lulutuin natin kasi huwag tayo ubos-ubos biyaya. Kasi laging tatandaan na tomorrow is another day. Nakakain at kakain ulit tayo. Kaya huwag tayo ubos-ubos biyaya. Ha! So ito na mga katuna. Pag-slice pa lang, pawis-pawis na si Aketch. Kasi nga naman, pag talagang hindi siya full blanch talaga, yung buong katawan niya, mahirap po talaga hiwain yung pugita. So, next natin gagawin mga katuna ay, ibablanch natin siya uli. Para saan ba? Ibablanch natin siya, patakan natin na dalawang kutsarang suka para matanggal po yung langsa niya. Ganun po yung style ko kapag ako nagluto ng pugita, pusit, binablanch ko with matching suka. So, ayun, samahan nyo ako mga katuna. Blanch natin. Konting tubig lang. Tapos, dalawang kutsarang suka. Pakuluin lang natin ito mga katuna ng saglit na saglit. Okay na yan mga katuna. Ngayon naman ang gagawin natin mga katuna ay magluluto na tayo. Gigisahin na natin. Una natin mga katuna yung ating luya, ginger. Para lumabas yung aroma ng ginger. Next, lahat na natin. Pagka ganyan mga insidente at mga katuna, pagka ganyan mga insidente mga katuna na umaapoy, huwag mo kayong magpanik or matakot, mataranta, huwag po. Ang gawin nyo po, takpan nyo kung malakas talaga yung apoy. Kaya lang naman kumakapit yung apoy dun sa niluto natin, gawa ng talsik ng mantika. Pagka ganyan po ay takpan nyo, mawawala na po yung apoy. Huwag kayong magpanik kasi as long na magpanik kayo, mapapahamak po kayo. Ha? Tips ko yan, huwag niyong kakalimutan. Sunod ba nga ito na yung ating gata? Lutuin po muna natin mga katuna yung ating gata until na makita natin siya ay luto na talaga. Suka mga katuna.
toyo. Wow. Lagay na natin itong mga katuna. Magic sarap. Paminta. Many unbearable hours later. Ayan, nakita niyo mga katuna na nagmamantika. Iyon na po yung consistency na inaantay natin. Consistency? Ayan, magpa-plating na tayo mga katuna. Plating time! Yummiers! Nakita nyo yan mga katuna? Nagmamantika na siya. This is so yummiers! Tumaltik. Nakita mo mga katuna? Nakita niyo mga katuna na wala na yung ang kanyang zabaw. Look at that. Nagmamantika. So, yung tikman natin, mga katuna. Tikman natin. Tikman natin, ha. Wait. Saan natin ito ipatong? Tikman natin. Init. Sarap. Malambot siya. Masarap. Magkano kaya ito mga katuna kapag binili mo sa restaurant? So mga katuna, thank you for watching po sa inyo lahat. Sa hindi pa po subscriber ng aking channel, ano pa hinihintay nyo? Subscribe na! Please po! At mga katuna, mainit! At mga katuna, don't forget to hit the notification bell all to be notified sa aking mga susunod na video. And like and comment down below kung nagustuhan nyo ang video to. At mga katuna, sa gusto pong mag-suggest ng panibagong gagawin sa susunod ko na video, please comment down below lang po. Huwag po kayong mahiya. Basta magaganda lang po ang sasabihin nyo, ha. So ayan mga katuna, hanggang dito na lang ang video kong to. Salamat po sa inyong lahat. Thank you for the support and support po tayo hanggang dulo, ha. Salamat. Bye-bye.